Hello guys, andito tayo ngayon sa work ko, naubusin yung buho ko. Alam nyo na napakahalaga ng may training tayo sa sarili natin. Give time to your, give time for your healthy, for your health. So kasi makakatulong talaga to. Huwag nyong isipin na nakakaabala to sa mga gawain nyo, but kailangan talaga na nakakapag-workout ka. Okay? Yung 10 minutes workout na ginagawa ko, yung 10 minutes na yun, syempre, meron pa akong kasama nun. Nagpa-cardio kasi ako, nagte-treadmill ako. So, pag hindi ako nakakatakbo sa umaga, so I give my time for 30 minutes training sa treadmill. Pero mas maganda talaga, kung makakapag-workout ka o makakapag-walk ka ng 30 minutes a day sa labas. Okay? Pero pag wala kang chance talaga, mag-treadmill ka na lang. Ngayon, ang habo lang natin dito is fitness. Hindi natin kailangan maging bodybuilders or kailangan natin. Basta yung maging consistent ka lang sa mga daily workout na ginagawa mo is malaki tulong na talaga siya. Hindi talaga siya malaki talaga yung pagbago ng health mo. Okay? At syempre, yung less ng pagkain. Kung kaya mo mag-fasting, yung tinatawag nating intermittent fasting, okay lang yun. Basta kung kaya mo. Kasi yung kagandahan lang ng intermittent fasting para sa akin, ito ay nakakapag-detox sa aking katawan. So, ibig sabihin, kapag hindi ako masyadong kumakain o nag-skip ako ng kumakain, yung fasting ko na sabihin natin 12 to 16 hours ay nakakatulong ito upang mabawasan o malinis yung dumi ng ating katawan. At syempre, maglo-lose fat tayo, maglo-lose weight. Okay? Plus yung training mo na ginagawa, mas malaki talaga yung maitutulong sa inyo ito. Sabi ko nga, kung wala kayong kakayahan na mag-training sa gym, yung simple na calisthenic lang, plus yung walking nyo everyday, ay napakahalaga na. Ano ba yung mga calisthenic? Siyempre, yung mga body bending, yung mga stretching, plus yung mga tinatawag nating body weight exercises. So, pag pinagsama-sama nyo siya, napakalaki na maitutulong niya sa inyong katawan. Okay? So, I hope na continue dun sa mga training na gagawin nyo. At okay, sumuko. Mahirap na kasi kapag may mga limitation na yung sarili nyo. Ngayon, kapag meron na kayong mga limitations, siyempre, consult your doctor first. Ano ba yung dapat nyo gawin na exercise? Yun lang, yung advice ng doktor ang kailangan nyo na. Okay? Kasi siyempre, kapag wala ka pang mga sakit, wala ka pang ano, kaya nga iniingatan natin yun eh. Ingatan natin yung sarili natin na magkasakit. Kasi pag nagkasakit kayo at nagkameron na kayo ng mga tinatawag nating maintenance na gamot, ibig sabihin nun, mahirap na po ang mag-exercise ng basta-basta lang, ha? Kasi may limit na yung katawan nyo. Okay? So again, God bless you. Ako po si Coach Rene at I hope na may matutunan kayo sa akin by spiritual at physical na pinapakita ko dito sa TikTok na ito. Okay, God bless you po.